Hello po mga katambay! Kamusta po ang lahat? Nagbabalik pong muli dito po sa ating balita na channel, si Katambay Manong po. Kinukomentuhan po na inyong lingkod mga katambay. Ito po, umpisahan na po natin. Politika na naman po. You know, yung pagbanat ng pagbanat sa mga Duterte, you know, talagang nag-join forces na sila. Ito, umaarangkada na naman. Nagbuo po ng isang house panel po, ang Kamara, sa pangunguna po ng hindi na walang malinis ang budhi, walang kasong kidnapping at child abuse, nangunguna po ang makabayang block para po, you know, pugsain at talagang pabagsakin ang isang Vice President Sara Duterte. Kung bakit? Alamin po natin sa balita mga katambay. At last year, Madam Chair, the COA committed to finish its report on the 125 million confidential funds of the Office of the Vice President in 2022. And according to the reports, the OPP submitted documents on October 19. So sinasabi na ilalabas ito noong November 15, 2023. But later on, Madam Chair, sinabi na December na mai-release ang COA report. So, ang question, Madam Chair, August 2024 na. So, nasaan na po itong audit report? Chair Liel? Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much, Congresswoman Castro, for the question. Actually po, the Office of the Vice President have already submitted for the liquidation report. And meron na po kaming audit actions on the liquidation report that were submitted by the Office of the Vice President for the CF for calendar year 2022. So, meron na po kayong findings on the report? Yes, we already have audit actions po and findings on the liquidation report submitted to us by the Office of the Vice President. Okay. So, syempre, hindi pwedeng sabihin dito, no? Ang naman yung audit findings. Pwede sabihin? Because of the nature po of the funds which is confidential, so ano po yun, hindi po namin madidisclose. Okay, later na lang. So, moving on to another confidential funds. Noong 2023 po, merong confidential funds din yung DepEd, which is 150 million. So, meron na rin po bang report ito? O, na-liquidate na ba itong pondo na to? The DepEd po has already submitted the liquidation report and meron na rin pong audit action ang aming office on this matter. Okay. So, of course, pag sinabing audit action, it could be, syempre, from the audit observation, it could be disallowance, suspension, or whatever. So, dahil ulit sa ito ay confidential fund, hindi pwede sabihin ngayon. Yes. Okay. Yan, mga katamay, narinig nyo naman po. Di ba ba? Ang pinakamagaling na makabayang black, you know, representative sa pangunguna po ni Franz Castro na walang bahid, you know, walang bahid, dumi, at malinis na politiko, mga katamay. Walang kaso na kidnapping at child abuse. At ito'y nahatulan na. Umaapila na lang, mga katambay. Nakakagulat lang po, mga katambay, di ba? Ano po ang tinatrabaho ngayon ng ating lingkod bayan? You know, magmula sa Senado, sa Kamara, pinasusweldo ng taxpayer. You know, ang tinututukan, isang tao lang tinututukan, babae, Vice President. Paano naman yung pangangailangan natin, mga katambay? Walang pagsusuri, you know, walang ginagawa aksyon sa nagtataas ang bilihin, sa sweldo ng taong bayan, nakakarampot, wala silang aksyon dyan. Pero pagdating sa issue ng Vice President, mga katambay, nakita nyo naman po kung gaano, you know, kung gaano kagaling ang Vice President. You know, kumpleto ang submit ng kanyang mga pondo, pati yung sinasabi nila, di po ba, na confidential pan, may mga resibo. Mismo ang COA nagpatotoo. Hiyang-hiya tayo rito. Hiyang-hiya tayo rito sa makabayang black na congresswoman o representative ng ACT teacher yata ito, mga katambay. Hiyang-hiya naman po tayo. Hindi kaya kinahihiya ito ng mga teacher, mga katambay.
Party list po ito ng mga teacher, mga katambay. Ano naman kaya ay tinatrabaho nito, mga katambay? Ano? At hindi ba ito'y namaan? You know, yung president, yung vice president, nagsasubmit, you know, ng kanilang gastos, ng kanilang opisina. Diba? May mga resibo, pinatunayan ng COA, kinukumpute na nila, tapos na ang report. Pero pilit pinasasama ng mga congressman sa pangunguna. At nagbukas pa ng house panel, mga tamay, para lang dito. Hiyang-hiya lang tayo dito. Hiyang-hiya si Kamanong dito kay Franz Castro, dito sa representative. You know? Bakit nahihiya si Kamanong? Ang kakapal, di umano ng mga pagbumuka nito, mga tamay. You know? Yung mismong mataas pa katungkulan sa kanila, isang vice president, nagsasubmit ng report ng mga gastos na pera ng bayan. Ang tanong natin dito, ni isa ba sa mga congressman, malibang kay Pulong, merong isang naglakas loob, si Pulong Duterte, nagsubmit ng kanyang mga gastos, you know, may mga resibo, pondo ng bayan, mga tambay, may mga liquidation, di mo ba? Sinasubmit. Pero itong mga congressman ito, alam ba natin kung magkano inuubos nito, mga katambay? Mga katambay, nagsasubmit ba ito ng mga liquidation nila, mga pondo nila, budget nila, kung paano nagastos? Nagtataka lang si Kamanong, ito po'y pasweldohin at pondo ng bayan. Bakit po? Exempted sila. Exempted ng mga congressman. You know? Exempted sa COA. Wala, hindi sila pwedeng pilitin. Dahil nga, ginawa nila ng paraan yan. Di ba? Nung dating senador, di umano, ayon po kay Sas, Sasso Rugandos, natuklasan po ni Sas, na meron po silang special na batas para lang sa kanila. Mga tambay, hindi sila pwedeng iodit at hindi sila pwedeng hinga ng liquidation resibo ng COA. Magsasubmit lang sila, pirmado na, tapos na, ubos na ang budget nila sa loob ng 12 buwan, mga tambay. Sila na mismo gumagawa na walang resibo. Ganun po ka-spoil dito mga ito. Kaya kalampagin po natin to, mga tambay. Hindi po basta-basta ang pera ng mga bawat congressman at ng speaker. May mga confidential pan din po yan, mga yan. Di umano. At sobra-sobra extraordinary po yan. Di umano. At may mga travel pan pa yan, mga yan. Bawat isang congressman. Mga tambay, di mo ba? Pilit nilang pinasasama. Ngayon, pinasasama naman ng Vice President sa pera, mga tambay. Hiyang-hiya naman tayo rito sa mga congressman, lalo sa pangunguna ni Franz Castro na walang kaso. You know, walang kaso ng kidnapping, child abuse. Siya pa nagmamalinis ngayon. You know, ni siya, wala siya isinasubmit sa COA ng liquidation ng pondo niya. Di mo ba, mga tambay? Mag-isip-isip nga yung mga tambay. Di ba? Pamumulitika po ito. Saka dapat po itama na po ito, you know, ng bansang Pilipinas, lalo po ng Supreme Court, kung may magagawa ang Supreme Court, itama po itong batas na ito. You know, magkaroon sana ng batas para sa lahat. Lahat po ay magpapasa at kailangan may mga resibo po. Lahat, wala exempted katulad ng Senado at Kamara. Di po ba? Dahil munti mong sentabo niyan, sentimo, galing sa bulsa ng taxpayer. Pero itong mga ito, very spoiled. Pagdating sa pondo nila, walang po pwede kumwestiyon. Pero sila pwede kumwestiyon. Di po ba? It's unfair. Dapat po magising na tayo, mga katambay, mga kababayan. Masyado tayong ginigisa sa sarili nating mantika nitong mga congressman di umano at itong mga kapitapitaga na ito. You know, na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na ito'y worst at rotten na konstitusyon, pinakabulok na konstitusyon ito. Ayon kay dating Pangulong Duterte, mga tambay. At ito, kung sasabihin mo itong mga ito'y makabayang black na sinasabi, makabayang black. Bakit sinisingle out lang niya ang Vice President na 100 plus million, 125 million na galing sa opisina ng Pangulo, confidential fund? Bakit hindi niyo imbestigahan ang confidential ng Pangulo? Di po ba? Pati confidential ng speaker.
Lahat ng lingkod bayan may confidential yan, hanggang mayor. Di po ba? Kung hindi nagkakamali si Kamanong, kung tama si Kamanong, kung mali si Kamanong, batikusin niyo ako kung mali ang sinasabi ko, walang mga confidential pa niyo mga yan. Magmula sa mayor, pataas. Di po ba? Pero tanging si Vice President lang ang binabatikos. Di po ba? Kasi kahit ano gawin yung pagpabagsak, paninira sa Vice President, siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Kahit anong hokus-pokus ang gawin nyo, lalo sa rating, lagi pa rin siya nangunguna. Di po ba? Kahit pabagsakin nyo, siraan nyo na, magsama-sama na kayo, kumuha pa kayo ng ubod ng galing na political analyst, samahan nyo pa ng napakagaling na vlogger na hindi GCAS vlogger at hindi rin Isimada vlogger, di ba? Hindi na babayaran. Magsama-sama na kayo lahat. Dagdagan nyo pang pinakamarami ng mainstream media. Di ba? Para lalong bumagsak at masira. Pero ilan-ilan lang po kayo, mga congressman, mga senador, mga bayang black, you know, mga makakaliwa. Ilan-ilan lang po kayo sa mga butante. Paalala lang ni Kamanong, ang bumoto kay VP Sara ay more than 30 million. Mga katambay, kung sabihin natin na mga loyalista na sinasabi, bawasan mo na, sa bawasan mo na 10 million, may 20 million pa rin na solido ang Vice President. Mga tambay, ang presidente, nananalo lang po yan ng mahigit 15 million pataas. Nananalo na po. Kasi si dating Pangulong Duterte, nanalo po ng 16 million plus. Mga tambay, nanalo na siya. Pero kung si VP Sara lang, sasabihin yung loyalist ay nawala. Aba, mahigit 20 million pa yan, mahigit. Mga tambay. At kung sasabihin nyo na maraming loyalist, kung maraming loyalist, mga tambay, sasabihin, di ba? Real talk tayo. Lumabas ang survey ng SWS. Gano na lang porsyento ang nagtitiwala sa Pangulong Marcos? 27%, mga tambay. Bakit nyo sasabihin sa amin marami ang loyalist? Kung marami ang loyalist, katulad siya ni VP Sara, di ba? Ang kanyang rating, ang trust rating niya at ang approval rating, maraming loyalist sana na papabor kay PBBM. Bakit 27% lang, mga tambay? Kasama na kayo dyan, mga bayang black. Kasama na lahat ng congressman, maliban na kay Pulong. At mga senador, maliban kay Bato, sa kay Robin Hood, sa kay Senator Go. Di ba? Magsama-sama na kayo. 27% lang ang naaagusto ng ginagawa ng Pangulo na sinusuportahan mo. At iyang-hiya tayo rito, mga tambay. Ito pong makabayang black. Sinusuka po nito. Sinusuka nito. Sinusuka ang pamilya Marcos, mga tambay. Lalo yung pagpapalibeng sa dating Pangulong Marcos Senior, talagang gusto pa nila ipahukay, mga tambay. Patanggal sa libingan ng mga bayani itong makabayang black sa pangunguna ni Franz Castro di umano, mga tambay. Pero ngayon, ibang klase nakikita natin sa makabayang black ngayon, mga tambay. Wala na. Kinain na nila lahat yung suka. You know? Yung napakabahong suka na. Kinakain pa nila ngayon. You know? Grabe. Bilib na bilib ako sa pagiging makabayang black ng isang Franz Castro. Kayo ba hindi bilib? You know? Matindi pinaglalaban ito. You know? Pinaglalaban nila itong grupo na ito. Di ba? Makabayang black. Kasama sila Manuel. Di ba? Brosas. At marami pa iba. You know? Diktador! Mamamatay tao! Magnanakaw! Ang mga Marcos. Pero ngayon, napakabait ng Marcos sa kanila. Di ba kayo nagtataka, mga tambay? Bakit kaya? Dahil may ginto sa Kongreso ngayon, nakakahukay ng minaminang ginto. Kaya pati pagiging makabayang black ng sinasabing Franz Castro, you know, nilamon niya na. Hindi na makabayan, makapera na. Makapera black na yata sila ngayon, mga tambay. Puro makapera black na. Hindi na makabayang black. Real talk, mga katambay. Ganitong klase ang politika sa ating bansa. Kahit sabihin mo na makabayang black ka, na sinasabi mong ikaw isang sumusuporta sa aktivista, mga kaliwang grupo, nababayaran din ang pera pala, mga katambay. Nabubusalan
ng isang damukan na pera. Yata, di umano, mga tambay. Tapos paniniwalaan mo ito, yung mismong vice president, ahead, magpasa ng liquidation niya, pondo niya, kung paano nag-gastos, advance magpasa, pati sa opisina niya sa DepEd, sila, nabalitaan ba natin, nagpasa man lang, kahit resibo man lang sa karinderiya, you know, nagpasa, nagdala ba sila ng resibo, kahit resibo lang sa karinderiya, yung kinain nila, walang dinadala sa kuha yung mga yan, mga tambay. Kaya, dito po sa ginagawa nilang ito, lalo lang nilang pinababaho ang kanilang sitwasyon. Malapit ng halalan, ngayon, nalalantad po sila kung ano silang klaseng mga politiko, mga tambay. Itong mga ito, kasama na ang makabayang black. Alam na ngayon mga Pilipino, kung anong klase kayong mga politiko, hindi kayo sumasamba sa salapi. Wala kayong ginagawang paglilingkod sa mga Pilipino na katulad ni Kamanong. Ang pinaglilingkuran nyo, yung sinasabing nagbibigay ng pangbusal, pangtakip ng mata. Bakit ko nasabi? Ilalaki ng korupsyon, 1.4 billion di umano a day, yung flood control, nang walang plano, walang master plan, walang yaw-yaw ang makabayang black. Galit na galit sa mga Marcos yan. At yung issue na pinakamalaki na nakatatak ngayon sa pamilya Marcos, sa PBBM family, droga. Droga. Tahimik ang makabayang black. Hindi ba kayo nagtataka? Kayo na makakasagot ng mga tambay. Muli po mga tambay, si Kamanong po, yang hiya sa makabayang black at sa mga congressman. Hiyang-hiya po si Kamanong. Muli po, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel. At syempre po sa sa mga nag-like, share and subscribe at sa mga magsusubscribe pa, maraming maraming salamat po mga tambay. Nababasa ko po yung mga comment nyo. Kaisa nyo po ako doon. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Paalam.